Pinoa farm sa Davao. Masyadong malamig, makapal ang apag. Sobrang lakas ng hangin. At saka masyadong makapal ang fog. Sila ang kasama namin mga driver. Subscribe nyo. Sure. Ano pangalan nito? Bimwa Farm. Bimwa Farm. Okay, ikutin ko ngayon ang Bimwa Farm. Grabe ang kapal ng fog. Ang gaganda ng mga halaman dito. Ibang lasa yung mga halaman na makikita rito. Hindi mo malaman kung orchids o anong klaseng halaman ito. Ngayon lang ako nakakita ng ganito mga halaman. Isang oras daw kami dito. Ah, ito pala yung kanilang kuan. Nakalagay pala rito yung kanilang farm. Bimwa Farm. Maraming nagdadatingan ng mga turista. Ang gaganda ng mga bulaklak dito.
mga tao rito para magkagalit. Hindi siya, wala silang pakialamanan. Depende ng new guidelines on the cancellation and suspension. Wala silang pakialamanan, kanya-kanya lang sila ng cellphone. Ganito yung mga tao rito. Oh? Lahat busy, parang hindi sila magkakaibigan. Joke lang yung kanina, joke. Ito kanila mga fresh fruits. Banana cute. Ano to, ubi? Magkano pa isang ganito? 100. Yung ganito po, 100. 120. 100, 120. Ito ay kamote. Tama na ito, tama na ito. Isa? Ito mo na lang? Hati-hati. Suman nga, suman yung hiya. Meron din kabayo dun. Yaya Jazz, ang vitamin ang gaya ng ang ganda ng mga view rito. May mga turista. Ano rito, may distraction na view eh. Bikeran po. Ito mga turista rito. Grabe lamig dito. Kami na dito, kami nga sa farm na. Bimwa. Bimwa. May mga turista, ito yung mga turista dito. Galing sila Singapore. Galing sila sa mga Singapore. Ito po ang original ng Baguio City. Dito po sa Davao. Yung sa Baguio po, walang Panama po ang lamig dito. Marami ang mga kalaban dun. Parang Benguet. Parang Benguet po dito. Parang kayong nasa Ipugaw. Pero nalalaman niya kung talagang malamig ang lugar sa ito. Wala na salitaan pa. Lalabas lang ang itlog, malalaman ko. Pasal kayo dito sa amin. Sa itlog ng manok, sir. Kapag ang itlog ng manok na nakadispe sa isang lugar ay kulupot. Ayan, no? Kulupot, yung itlog ng manok sa isang lugar na binibenta. Malamig talaga yung lugar na yun. Manok yun, sir. Ah. Okay. Ang kanilang mga gulay-gulay. Ito mga turista galing Singapore. Together with the ito ang kanyang bodyguard. Yeah.
Singaporean yan, tingnan niyo yung buko. Sample nga sa'yo. Wala pa silang gana niyan. Ano yung may-ari ba nito? Taga-France? Ano yung ibig sabihin ng bell? Ano yung sabihin? Keychain? Ito naman ang taniman nila ng mga lettuce. Yan, napakalawak. Grabe lamig dito. Marado na agad ang ilong ko. Kakaiba yung mga halaman dito. Ngayon lang ako nakakita ng mga ganitong halaman. Parang hindi ko na kayang ikutin. Sobrang lawak ng taniman ng mga lettuce dito. Magaganda mga turista rito sa farm na to. Hi! From England kayo? Yeah. What? England, Jamie Cavite. From England sila, ma'am. Kayo po? From France. Welcome to Belgium. From England yun. Kayo, anong bansa kayo, ma'am? I'm from... Is it Mo? Itong mga litos ng Romania. Dito muna ako sa mga kabayo. Sila mga chicks yan eh. Ikaw sumama doon, ako yan. Ito picture. Dito ako ngayon sa mga kabakabayo. Meron dito horseback riding. Ang kanilang pinaparent na mga kabayo rito. Ayoko na lumapit, parang galit. Galit ang kabayo. Kakaiba talaga mga halaman dito.
sa Davao Bimua Farm. Maraming namimili mga turist. Grabe yung fog doon. Hindi nga na masyado makita. Doon kami galing sa tuktok na yun. Kanina grabe ang dilim. Mga 10 meters. Hindi mo na makita yung nasa harapan ng mga sasakyan. Meron din sila mga pang sabong na manok. Yun ang kanilang parking area. Halos puno ng parking area. Parang ito yung may-ari. Ano kaya yan, sir? To, ano na, istakan talaga ng tubig? Yung may tawag doon? Meron silang mini-mix dyan. Pang-abono. Pwedeng tubig lang, sir. Pump, pinapump lang nila, no? Parang pumping, tignan ko nga itong kanilang pumping station. Kasi bundok to, eh. Saan sila kukuha ng tubig? Hindi naman laging ulan. Titignan ko ang kanilang source ng tubig dito sa farm na ito. May marami kasing mga drum na nakalagay. Kula ko rito, pinapump nila yung tubig na galing sa ibaba. Ito ang kanilang mga tangke. Tapos yung isang yan, siguro magano sila, yung maghuhulog sila ng mga isda. Kaya mga hito, kaya tilapia. Kasi may plastic.
pwede naman masilayan yung mga hito, tilapia, tsaka mga dalag. Siguro maghuhulog sila dyan ng mga isda. Yan na ito ang source ng kanilang tubig. Iniipon nila rito sa mga tangke na to. Yan, naulan na naman. Babalik na ako sa aming presto at walang tigil ang ambon dito. Nagpapanap mo na yung mga guest. Si Silong. Mula pagdating namin, namaambon na rito. Tsaka makapalang fog. Pabalik na ako sa aming van kasi umaambon na. Kaya nagpabalikan na yung mga tao. Tigil ang ambon dito. Sa parking area. Ito ang mag-stay sa van. Lumig! Malam din ang binili nila. So walang pili kung ano madampot. Kumusta bihay, sir? Hi, sir! Dito rin kayo? Atin namin yung ano yung nag-aside. Ha? Yung supply ng ano. Ah, kayo rin ang akala ko na mamasyal din. Hindi ko malaman kung anong puno ito. Anong prutas ito. Ngayon ako nakakita niyan. O edible kaya ito. Parang bunga niya. Parang kakao na hindi ko maintindihan. Ano daw yan? Ano yan? Ha? Ha? Pinky si Larry. Tatlo. Meron pa? Pinky si Larry at driver. Kulang pa. Kulang. Ito. Ang isa. Eglin yan. Eglin. Okay na kay Inky, kay Larry. Ha? Ano ba ito? Maha?
Kasi ito. Balis na kami sa farm. Dito na kami sa bus. Pag may nakita ka.